Okay, good day sa inyong lahat mga kabro. Yan, meron po tayong customer from Balungao, Pangasinan. Ayan po si kabro, Gianmark B. Ariola. Yan, shoutout kay kabro at shoutout kay kanyang unika iha. Yan, unika iha niya yan ay girlfriend pala niya yan mga bro. Nag-iisa. Okay, shoutout kay kabro. At ito po yung kanyang TMX 155. Ito pong kanyang motor ay in-overhaul na po natin ito. The past 4 years or 3 years na ang nakakalipas. Yan. So ngayon, ipapakita ko lang sa inyo mga kabro yung sa may clutch housing niya. Yan. Ako din ang nagpalit nito ng kanyang clutch damper dati. The past 4 years or 3 years yata yun. Ako din ang nagpalit nito. Kaya ngayon, i-reveal ko sa inyo yung maling nagawa ko dito sa kanyang clutch housing dati. Yan. So ngayon, ipapakita ko sa inyo dahil yung kanyang clutch housing noon nung nagpalit ako ng clutch damper ay grinder ko. Yung pinagsasalpakan ng damper. Yan. So, ipapakita ko lang sa inyo yung mali. Yung hindi dapat ginagawa pala. Dahil kapag grinder yung clutch housing, yung sinasalpakan ng damper, is meron palang side effect. Okay, imbis natatahimik yung andar, ay hindi po mawawala yung kalampag. Yung kalugkog sa bandang clutch housing. Ayan, tanggalin muna natin tong anim na rebate. So dati, ayang binabarin akong yan, dati grinder ko pa yan. Ayan, which is mali pala yung pag-grinder natin sa ulo ng rebate. Dapat pala barena. Para kapag binarena natin, mas malinis tignan at walang lamat ng pinaggasgasan ng grinder. Okay, so ngayon, ang ginagamit ko na, barena, binabarena yung ulo ng rebate. Tapos, pagkatapos nating barenahin, sisinsilin natin yung rebate pababa. Okay? So, ayan, natanggal na yung ulo. Yung binarena natin, natatanggal na mismo yung ulo ng rebate. Tapos, sinsilin lang natin. At syempre, meron tayong pangkalso dyan sa ilalim niya na sakit na 24mm. Okay? Ayan. Tanggal na mga bro yung backplate ng clutch housing gear. So, ito siya mga bro. Mas nakalubog, mga kabro, yung clutch housing kesa sa damper. Okay? Yan yung mali na dapat hindi natin ginagawa. So, ito, hindi ko pa alam noon. Hindi ko pa alam na may side effect pala kahit pala nagpalit ka ng clutch damper tapos grinder mo yung clutch housing. Is may side effect pala mga bro. Parang hindi ka rin nagpalit ng clutch damper kapag grinder mo yung clutch housing. Yan, kaya ngayon, papalitan na natin mga kabro itong kanyang clutch housing. Yan, papalitan natin yung clutch housing, pati yung clutch damper. Ayan, makikita nyo yung nakalubog. Yan, yung kinakapa kong yan, nakalubog. Mas lubog siya kesa sa clutch damper. Yan. Okay, so ngayon, hindi na natin gagamitin yan. Papalitan na natin ng clutch housing, tapos clutch damper. At ito yung ipapalit natin clutch housing mga kabro. Yan, ang gagamitin natin clutch housing na takasago. Yan, which is good naman. Yan. Tapos ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba nung dating clutch housing, yung ginasgas ko yung salpakan ng clutch damper. Ayan. So isasalpak na natin yung clutch damper dito mga bro sa mismong clutch housing. Yan, ipapakita ko sa inyo yung dapat na standard ng clutch housing sa may damper. Yan, salpak muna natin itong mga damper mga bro, tapos ipapakita ko sa inyo kung ano dapat yung kuan ng clutch housing sa damper. Dapat mas nakalitaw ng kaunti yung clutch housing sa clutch damper. Yan, yung mga pinagsusutan natin sa gitna, dapat mas mataas ng kaunti sa clutch damper. Okay, ayan, nailagay na natin yung damper. At makikita nyo dito, yan. Okay, ito, itong tinuturo kong yan, mas nakaangat ng kaunti kaysa sa clutch damper. Hindi kagaya kanina, mas nakalubog na yan, which is mali. Kaya sa mga baguhan na nagme-mekaniko, kung magbabalit kayo ng damper, ay huwag nyo nang hasain yan. Para mas smooth at mas maganda kung may play pa rin ng kaunti kapag side by side. Hindi pa ikot ha. Kung side by side, normal lang yon.
Okay, so ito, hinasa ko yan, yung tinuturo kong yan. The past 4 years or 3 years, hinasa ko yan, binawasan ko, which is malaking pagkakamali pala mga kabro. Okay, so ngayon, yan, iko-correct ko lang yung kamalian natin noon, pero ngayon hindi na natin ginagawa yan dahil na-realize ko din mga kabro na mali pala. Bakit ganun pa rin yung andar ng motor na to kay nagpalit na ako ng damper, bakit may kalampag pa rin sa bandang clutch? Tapos pag pipisilin mo yung clutch, tatahimik, pag binitawan mo, may kalampag pa rin. So ayun yung bad effect niyan. Ganyan dapat yan, wag nyo nang hinahasa yan mga bro. Okay, wag nyo nang kara-grinder. Ito, hindi na natin gagamitin yung luma. At welcome sa bagong clutch housing, Takasago brand. At yung may marking dyan sa may gear ng clutch housing, bandang ibabaw yan. Tapos salpak nyo lang ng ganyan. Okay. Inuulit ko, wag nyo nang hasain, gra-grinderin yung clutch housing pag nagpalit kayo ng damper. Dahil may bad effect yan sa andar ng motor. Okay, so makikita nyo ito. Yung clutch damper. Okay na. Tapos yung pinag-shootan natin ng damper. Yan. Tapos yung gear. Itong gear na to is halos pantay lang sila dito sa may clutch housing. Yan, yung tinuturo kong yan. Itong gear at itong pinagsalpakan ng damper, pantay lang sila. Kaya kapag nilagay natin itong backplate, yan, babaliktarin na natin yan para hindi makita yung, yan, yung may gasgas ng grinder na yan. Para mas magandang tignan pagkatapos nating i-rebate. Okay, so ganyan natin ikakabit yan. Okay, so ganyan, i-rebate na natin ngayon yan mga bro, ipapantay lang natin to. Lagay na natin yung kanyang rebate. Yan. Tapos, ang pwesto ng ulo ng rebate, mga kabro, ito, yung ulo na yan, ipipwesto natin yan sa bandang ilalim. Yan. Ganyan po ang kabit natin sa rebate ng clutch damper. Tapos, dito tayo magpupukpok sa ibabaw nyan. Yan. Diyan tayo magpupukpok. Yung ulo ng rebate sa bandang ilalim at diyan tayo magpupukpok. Okay? So, ito na po, mga kabro. Tapos ko na ang i-rebate yung ating clutch housing, clutch damper. Tapos na. Goods na at mas maganda ng tignan. Yan. Okay, so pwede na natin ipakabit kay Brother Lito mga bro. Yan. At syempre titignan din ninyo itong paikot, gilid ng backplate kung nakabuka o hindi. Kaya kung nakabuka yan mga bro, kailangan ninyong ilapat, pukpukin nyo lang ng rubber mallet para maglapat siya, para hindi nakabuka yung backplate ng glass housing. Okay, yan. So yung sinasabi ko sa inyo kaninang play, kapag paikot atras sa bante, pero yung side play na konti, okay lang, pero yung paikot na ganyan dapat walang play. Yan, okay na to mga bro, isalpak na po natin to para makauwi na rin ng maaga si kabro John Mark B. Ariola. Ayan, ipakabit na natin kay Brother Lito Velasco. A few moments later. Ayun, tapos na po yung motor ni kabro John Mark Ariola. Ayan, uwi na sila ng Balonggao, Pangasinan. Kasama yung kanyang unika iha, nag-iisang minamahal. Hindi na hintay si Kagawad, hindi pumunta, kaya naunahan ni Brother Litong kinamayan kanina. Oh, wala Kagawad, napanis ka ngayon. Okay, so yun lang po ang ginawa natin dito. Clutch housing, clutch damper, pinalitan lang natin. Tapos nagdagdag tayo ng isang friction plate. Ayan. Tapos i-tune up ko na rin dahil sabi ni Kabro, kapag papatune up lang niya doon sa Balonggao, eh, tatlong araw lang lumalagitik ulit. Kaya chinek ko, yung isa maluwang, yung isa tukod. Kaya binigyan ko na ng kwan, manyaman na tune-up. Oh my God! Wow! Bro, ingat ha. Okay. Sige. Ingat sa biyahe, umuulan. Yan. Diba, sundalo bro, yung ilangan mo lang? Criminology. Agad, ninong ba siya bro? Ninong? Ayan, uwi na si Kabro. Police to be yan, police to be. Okay bro, ingat. Taro. Nanibago.
Ayun, umuwi na si boss. Maraming salamat po sa panyong panonood. Yan, tagulan mga kabro. Ingat kayo sa pagbibiyahe. Yan. Ay, pasok na natin yun. Tay-chuchun up pa natin. So, ganun lamang po. Magpalit ng clutch damper. Huwag nyo nga asahin yung pinagsasalpakan ng damper. Dahil aminado tayo na yung mga mali natin noon ay huwag na nating balikan. Okay, itama natin. Yan, maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon.